Right, magandang araw sa inyo mga tropa. This is once again Orchid Vlogs and welcome to my channel. So, itong video na to is kuha noong time na pauwi na kami kasama ko yung kapatid ko after Baguio Odette. Ito po yung mga dinaanan namin na mga lugar kung saan tinamaan ni Odette. Most probably yung mga tinamaan niya is sa south area. So tinamaan yung Kabangkalan, Sipalay, Kawayan. Yan pong tinamaan ng Odette. So kalakip po ng tama ni Odette. So ang aming lugar is tinamaan din. Pero hindi siya masyadong ganun ka seryoso yung tama niya. Pero may mga part na nawala ng tirahan, nabagsakan ng kahoy yung mga bahay nila, at saka mayroon ding mga bahay na partially damaged at saka mayroon ding totally damaged. Ito po yung view kung saan yung makikita nyo is itong lugar na to. Marami pong nagtumbahan ng mga poste, mga kahoy, mga puno ng kahoy, marami pong nagtumbahan dito. Ako rin hindi ako makapaniwala na ganitong mangyari dito sa lugar na to, kasi hindi talaga to dinadaanan ng ganong kalakas na bagyo. Akalain nyo yung bagyo na yon is umabot siya ng signal number 4, so napakalakas na bagyo. Itong lugar na kung makikita nyo sa video namin ay ito pong mga tama ni Bagyong Edet. So after ng bagyo is maganda yung panahon. Napakaaliwalas ng panahon, walang ulan, parang wala na nangyari, pero meron palang mga nasisira na mga bahay at saka nagtutumba ng mga poste at saka puno ng kahoy. So bang papasok kami sa aming barangay, ito po yung nadatna namin sa pagpapasok, pagpasok pa lang namin doon. Mga kawayan na natumbahan, yung mga kawayan, mga puno ng kahoy na walang dahon, at saka may mga puno rin na nabuwal. Ito po yung una namin nakita. Sabi ko, kawawa naman itong barangay namin, ang lugar namin. Pero dun sa baba, yung area na nasa ibaba, yung maunang barangay, hindi gaano kalakas yung tama dun. Hindi gaano kalaki yung damage sa mga kahoy, ano dun, mga punong kahoy, mga bahay. Pero dito sa amin talaga, dito sa barangay na to, is napaka malaking damage ng mga makikita nyo. Ito mga poste na nagkatumbahan, and mga railings na matitibay na mga railings na nabuwal dahil po sa dulot ng bagyo. So papasok na kami dito sa aming barangay. Ito po yung barangay namin. Ayan, so kung nakikita nyo, nagki-clearing sila dito. Medyo wala na yung mga puno. Ayan, oh, wala madahon yung mga punong kahoy. Nakikita nyo. Yan po, nakakalungkot po yung tingnan ng lugar kung saan dati is maraming punong kahoy na may mga punong kahoy na may mga dahon. Ngayon wala na. Ang pinaka-critical na area dito is dito. Yan, dito pong area na to kasi malapit to sa bangin. Yan dyan, oh, bangin dyan sa gilid na yan. So ilang metro lang yan, babagsat at bibigay na yan. Yung mga punong kawayan dyan, yung mga punong kahoy is nagla-landslide na po. Yan o, napaka, ano lang po, napakalapit lang ng bangin sa mga bahay. So napakadelikado. Kaya wala nang tao dyan, nag-i-evacuate na. So yan, papalabas na kami ng barangay. Papunta na po sa amin. Ito, maraming puno rin na nabuwal dito. Kung nakikita nyo dyan sa kaliwat kanan na area ko, kasi hindi siguro makita sa camera, yan o, yung mga puno dyan. Nakatanggal yung mga ano talaga, mga sangat saka mga dahon. Makikita mo talaga napakalungkot yung ano, yung lugar, kasi parang ano eh, parang tinamaan talaga ng malaking buhawi, yung nawala talaga yung lahat ng dahon, sanga, mga punong kahoy.
nakakalungkot talaga, guys. So itong daan na to is papasok naman sa isang lugar, malapit sa isang resort, Camp Sitio Maya. Ito pong lugar na tinatawag nila na Sitio Maya. Papasok na kami dito. Ito po is ECG farm. Marami pong ano dito, durian at saka saging. So lahat po ng mga dahon ng mga durian at saka saging dito is bumagsak din. Nawala rin yung mga dahon nila. Ayan, so ito po yung daan na namin papunta sa amin. Nakakalungkot talaga, guys. So dito papasok na kami ng Sitio Maya. Ayan, marami ng durian na nagkatumbahan dito, guys. Ito po yung mga tanim sa along the way is tinatawag na duranta. Bulaklak po ito, guys. Napakakapal ng mga dahon tsaka maraming tinik. Ayan, oh, dito malapit na kami, guys. Ito oh, ang mga kahoy dito, guys, parang walang dahon na rin. Ito. Ito may malaking puno po, itong malaking puno na to. Ayan. So, hindi siguro nadaanan yan. Kaso lang nag-clearing sila. Kaya yun, daanan ng mga sasakyan. Ito, guys, ang laking damage dito pala sa Maya, guys. Sitio Maya. Ang daming mga bahay na nawala dito, guys. So, magbagsakan yung mga puno at saka bahay rin. Nakakalungkot tingnan. Ayan, oh. Ayan. Ito pong lugar namin, guys. Kung makikita mo sa baba, hindi masyado gaano ka anong tama doon, pero dito sa amin, yan oh. Wala na yung tapihan dito, oh. Wala nang bubong. Yan, pati yung mga farm dito, yung fighting cock farms. Yan oh, tingnan niyo. Oh, wala rin. Dito sa kanan ko is ang Camp Sitio Maya. Ito po, ang Camp Sitio Maya. Yan. Resort po 'yan. Yung mga kahoy dito nagbagsakan na, guys. Mga bahay. Ito yung daan namin. Ayan, daming punong kahoy na bagsakan dito. Yung mga kable ng kuryente. Walang kuryente sa amin ngayon, guys. Ayan, yung mga kable ng kuryente kumakalat sa daan. Ayan. Itong dating lugar na to is maraming daon talaga, guys. Parang ang napakalamig na lugar to, guys. Dito. Masyadong malamig na lugar to pag pumasok ka dito. Pero ngayon, parang ano na, guys, napakainit kasi wala nang mga dahon yung mga punong kahoy, mumahugan eh. So guys, oh, yan. Ito po yung mga punong kahoy na nawala naman. Hindi mo kalain na ganito talaga yung pinsala ng bagyo, guys. Saka ng hangin dito. Yan, malapit lang kami sa amin, guys. Buti na lang is niinit siya. Mayroon pong araw at yung mga dahon dito, yung mga pine tree dito, guys, napakatagal lang itong mga pine tree na to is nabuwal din yan, oh. Yan, nakikita nyo po yung damage dito sa aming lugar. Dun sa baba, hindi gano yung damage na makikita mo, pero dito sa amin ganito yan. Mga tao na yan, oh, lumalakad sila kasi wala silang masakyan na ano, sasakyan. Only motorcycle lang po yung makadaan sa ano, sa daan na to kasi maraming puno na nagbagsakan. Kaya yun, malakad na yung mga tao galing sa amin. Yan, so malapit na tayo sa Welcome Sitio Gintugdan, sa aming lugar mismo papasok na to. Yan, mga punong kahoy dito, guys, ang dami. Nag-uusap kami ng sister ko kasi yung mang kuryente, yung power ng kuryente, ang supply ng kuryente dito is siguro napakatagal pa. It takes siguro mga 1 month siguro pag nagkaroon ng ilaw dito sa amin. Yan, ang mga niyog dito, wala nang dahon rin. Oh. Mga puno ng pine tree. Yan, so malapit na kami. So, papunta lang kami ng, ano, palapit na kami sa Welcome Sitio Gintugdan. Yung pangalan ng Welcome Sitio Gintugdan, yung natural park na pangalan, is nawasak. Ito, guys, oh, grabing pinsala. Yan, oh, hindi mo kalahin talaga na ganito mangyari. Yan, oh, nabagsakan ng punong kahoy. Yan, oh, wala na, guys. Yan, nagkaroon pa dito ng landslide. Dito, oh. Yan, oh, nabuwal yung mga puno dito, guys. Napakahirap.
ito naman, ito na yung malakas na pinsala ng bagyo na dumating dito. Ito, yung mga dahon, mga punong kahoy, mga sangan dito na sa gitna ng daan. Kaya hindi mapasukan ng mga sasakyan. Only motorsiklo lang at saka tricycle siguro makapasok pa, pero pag sasakyan din na. Nakiklearing sila ngayon. So malapit na kami sa aming lugar mismo, sa aming bangga. Tawag namin na bangga o kanto. Yan, itong pine tree na to, napaka-bless talaga itong pine tree na to kasi konti lang yung nabuwal dito. Hindi masyado nabuwal yung mga pine tree dito. Yan o, nakatayo pa rin yung iba. Konti lang yung nabuwal. Yan, yung mga motorsiklo na nakiklearing. Ito, ang daming bagsak din dito ng mga pine tree din. Yan o, grabing pinsala din dito sa amin guys. Kawawa talaga. Tawag kasi dati, Little Baguio itong lindod na. Itong bahay ni tita, nabagsakan din o, yan o. Tapos dito, mga pine tree na buwal. Yan. So, nandito na kami sa aming bangga mismo. Sa aming kanto. Yan. Right. Yan o, natumbahan yung mga puno. Hanggang dito na lang. So, hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Maraming salamat sa inyong papanood. This is once again sa Orchid Vlogs. Thank you so much. God bless. Ingat po tayong lahat, guys. Right guys, so nandito na ako sa aming lugar. So ito yung makikita nyo guys. So mapapansin nyo yung nangyari dito rin sa aming lugar. Ito guys, oh. Yan. Ito pong dulot at halit ni ano, ni Udet. Yung dating dafag kape na yan. Yan oh. Bagsak yan guys. Grabing sira. So kung nakikita nyo dito sa lugar ko ngayon, sa area ko ngayon, ito po yung lugar namin. Ito po yung tinamaan rin ng Udet. So kung nakikita nyo dyan sa likod ko, yung mga puno ng pine tree. Mga puno ng, ano, puno ng pine tree. At ibang puno ng kahoy dito. Nagkatumbahan guys. Yung puno ng kawayan. Yan o. Tsaka nagkaroon po ng landslide guys dun sa bandang bundok. Ang laki. Dalawang landslide yung tumama. Grabe. Skip ang lugar dito guys. Grabe ang tama ni ano? Udet yan o. Yung kung nakikita nyo yung napapansin nyo yung mga yung area na yan. Yan. Yan po is landslide dyan. Tapos dun sa kabila landslide din. Ang laki guys o. Yan. Halos wala ng dahon yung mga kahoy dito. Yung garden ni mama tamaan rin. Nako, kawawa yung mga bulaklak. So ito po yung daan papasok sa amin. Grabe. Kahit nasa ilalim na portion na to ng bundok, medyo pailalim na to kasi yung lugar namin nababaan siya. Pero grabe pa rin ang hangin dito. Yung pa-enter na tumbaw. Yan o. Hi mama! How are you? Kamusta ka mo di ma? Balas. Ang motor na dagdag na tumbahan. Tumbahan daw mama. Muna ka dako o. Tumbagin ng pine tree. Yan guys o. Oh. Yan si mama ko guys na puputol ng mga puno. Yan ang pine tree. Yung bulaklak niya guys na tinamaan talaga. Ay. Grabe.